And welcome back to my channel, mga katropa. Ngayon, pag-uusapan na natin ang about sa HLA, Hydraulic Class Adjuster, mga katropa. Papakita ko sa inyo ang mga symptom na sira na at ang nagkukos ng ingay, bakit siya nagkukos ng ingay sa ating engine, mga katropa. So ngayon, ipapakita ko sa inyong luma at saka bago na HLA, mga katropa. So bago ang lahat, siyempre mga katropa, nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta sa aking channel, lang sa mga subscriber, sa mga viewers, at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mga katropa, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video, mga katropa. So ngayon, yun nga, pag-uusapan natin na yung about sa HLA, kung paano natin malalaman na sira na at ang pwede pa na gamitin, mga katropa, at ang bakit siya nagkukos ng ingay at saka tukod ang barbula, bakit tumutukod ang barbula, mga katropa. Yun yung i-explain natin ngayon, mga katropa, para sa konting kaalaman na rin, lalong lalo na sa mga nag-umpisa palang mag-mechanic, para makakuha kayo ng idea, mga katropa. Itong explanation ko ay simpleng-simple lang, mga katropa, para maintindihan natin kung sira na ba o hindi pa or tukod ba yung ating barbula at maingay, ano ang cause kung bakit umiingay ang ating engine. So yan ang pag-uusapan natin ngayon, mga katropa, kaya panoorin ang video nito, mga katropa. Umpisahan na natin. So heto, mga katropa, meron akong tatlong set ng hydraulic class adjuster. Ito yung luma sa Get 1.4. Ito rin yung bago para sa Get 1.4 na ginagawa ko. So ito naman yung hydraulic adjuster ng Hyundai i10. Ayan. So ngayon, alamin natin kung bakit umiingay yung ating makina, mga katropa. Bakit lumalagitik, mga katropa, yung ating engine. Nakakarinig tayo ng ingay, lalong-lalo na pagka malamig ang ating makina sa umaga. So ayan, mga katropa, alamin na natin kung bakit umiingay yung ating makina sa umaga. Pag first starting natin, maingay na. So ibig sabihin, mayroon ng may sira sa ating hydraulic adjuster, mga katropa. So yun naman kasing ingay. Halimbawa, in-start nyo yung makina niya sa umaga, tapos yung ingay tumagal lang na mga 10 seconds na wala, medyo okay-okay pa yung hydraulic natin. Pero kapag mainit na, hindi pa rin nawala, mga katropa, yung ingay, ibig sabihin ay sira na yung ating hydraulic adjuster. Ngayon, papakita ko sa inyo, mga katropa. Dito tayo sa luma, sa lumang hydraulic. Ngayon, tingnan nyo ito, mga katropa. Papakita ko sa inyo yan. Yan, nakikita nyo yan. Sobrang lambot na. Pag sobrang lambot na ganyan, mga katropa, yun yung nagkakos ng ingay, mga katropa. So, halos lahat ito, malalambot na yan, mga katropa. Yan, oh. Kung mapapansin nyo, lahat ito, yan, malambot na. Oo, mayroon play yung ating HLA, pero hindi ganyan ka, ano, hindi ganyan ka lambot, mga katropa. Ayan, lahat ng nandito malalambot yan. So ayan, lahat ng nandito malalambot. So ayan, malalaki ng clearance nila. Kaya dito sa pangalawa, so ayan, malalambot na. Ibig sabihin, sobrang lambot na yan, mga katropa. Ayun, dito naman pakita ko sa inyo yung yan. Ito naman yung stock up, mga katropa. Yan yung walang ka-play-play. Yan yung walang ka-play-play. So ito yung stock up. So sa stock up naman, nagiging cause ng ano, mga katropa, yung nagiging cause ng ano, mga katropa, yung ating bulb. Yan, ito yung stock up. So pag stock up yung ating HLA, nagiging cause yan, mga katropa, tutukod yung bulb, mga katropa. Yan,
So ito, ayan, meron siyang play pero hindi pa siya, hindi pa malaki yung play mga tropa. Ito normal pa to mga tropa. So papunta na rin sa ano, kasi medyo wala na sa spec niya mga tropa. So papunta na sa ito, okay pa tong spec nito mga, yung clearance niya mga nasa 8mm. Yan, para mag-adjust ka lang ng bulb yung clearance niya. So ito okay pa to. Itong isa, oh ito okay pa to. Yan, itong dalawa okay pa. So ito sobrang laki na rin. Yan, oh. Pero pwede pa, magkukos lang ng ingay mga katropa yung mga ganyang ano. Pero pag kagaya nito, tukod, stock up na siya. So tukod na yan, tutukod na yung barbula mo. So ngayon dito naman tayo sa bago mga katropa. Oh, mamaya na yung bago mga katropa. Dito naman tayo sa pang inday pa rin i10 or ganito yung design ng Hyundai Getz 1.3. So ayan, so makikita nyo ang laki na ng play. So ayan yung nagko-coast ng lumalagatak sa umaga for starting mga katropa. Ibig sabihin sira na to mga katropa, sobrang lakas na yan. Dapat hindi ganyan mga katropa. So ayan, kung mapapansin nyo to, yan, yan dapat ganyan lang yung normal mga katropa. Hindi masyadong malaki yung play. Itong isa naman, oh yan, ganyan mga katropa. Yan yung normal na play. Hindi pa siya tukod dyan mga katropa. Hindi rin siya maingay pagka ganyan yung play. Hindi kagaya nitong isa, yan, sobra na yan mga katropa. Ayan yung nagkukos ng ingay ng ating barbula, lumalagatak. So ito naman, yung mga nakahilera dito, so walang play, stock up mga katropa. Ibig sabihin tukod yung barbula, stock up na yung mga yan, ha? Walang play. So yan, kaya hiniwalay ko para alam nyo rin. Ito sira na, ito nagkukos ng ingay. Ito yung normal. So yan, normal. Normal yung dalawa, yung isa sira. Ito. So yan yung sira. Malaki yung play. Yan mga yan, tukod yung barbula, stock up mga katropa. So kailangan pang i-lubricate. Yan. Sa mga gusto mag-lubricate, i-lubricate yan mga katropa. Pwede namang i-lubricate yan. So yan. Ngayon dito tayo sa bago. Ito yung bagong in-order ko para sa in-overhaul kong 1.4 mga katropa. So yan, meron siyang play pero ang liit ng play mga katropa. Yan yung normal, maliit yung play niya. Para parehas ito mga katropa. Yan, oh. So yan. So ibig sabihin pag bago is may play pero maliit lang mga katropa. Hindi ganong malalaki kagaya nito. Yan, kung makapansin nyo. So ayan, oh. Yan. Kaya umiingay dahil yan mga katropa, sobrang lakas na yan. Siguro kung malakas yung pressure ng langis nyo, mawawala yung ingay. Pero pag hindi na nawala yung ingay mga katropa, ibig sabihin sirang sira na yan. Ito medyo pwede pa to, eh. Meron talagang ano yun, talagang pa, ito. Yan, wala na yan. Sira na yan. Kaya yung ibang nagtatanong mga katropa, bakit yung SLA ko ang laki ng ang walang clearance? Ibig sabihin tukod. Yan, tukod na yan. Hindi na nagpa-function. Sabihin tutukod yung barbula niya. Yung normal niya ganito. Ayan, oh, ang liit. Almost same lang sila ng bago. Ayan, ito bago, luma, bago. Oh, almost same lang sila ng clearance. So pwede pa to. Kaya lang pinalitan ko na ng one set. Kasi maraming ano, marami na yung malalaki yung play. Kaya umiingay na yung
sa umaga for starting. So ito na naobserbahan ko tong gets na to, yung ingay niya ang tagal bago mawala. Kahit nagamit mo na, uminit na, matagal bago mawala. Minsan na, minsan hindi pa nawawala. So ayan, pero pwede pang gamitin. Pipili ka lang yung ano, yung maliliit yung clearance. So ayan. Kaya sa mga katropa na nagtatanong dyan, baka maka-encounter kayo na umingay yung sasakyan nyo, lalo na naka-hydraulic adjuster kayo. So ayan lang yung problema nyan. Pwede nyo naman piliin mga katropa, buksan nyo, tanggalin nyo yung timing belt, camshaft, tapos checkin nyo para malaman nyo kung alin yung tukod tsaka yung hindi tukod. Mapalitan nyo yung malaki yung play. Pag malalaki na yung play niyan mga katropa, ayun yung nagkukos ng ingay. Lalo na pagka unang start, maingay. So ibig sabihin, malaki na yung play niyan. Kagaya nito, ayan. Grabe to. Yan. Baka isipin nyo, pagka mayroong play na ganyan ay okay pa. Okay pa yan. Pero magkukos lang ng ingay. Yan. Ayan, ito, okay pa, okay pa to. Medyo okay pa yung clearance nya. Ayan, maliit pa. Ito, malaking clearance. Ayan. So ngayon, ayan mga katropa, na-share ko na sa inyo yung pagkakaiba ng luma tsaka bago. Ito pares lang yan. Iti pamalit ko rito eh. So mga katropa, pinakita ko lang sa inyo para meron kayong idea bakit umingay, at kung halin yung pwede pang gamitin tsaka hindi na pwede. Ngayon, sinabi ko kanina, ito sa luma, ito good pa to. Yan, mga konting clearance, good pa yan mga katropa. So yung bad naman, ito tukod. Yan, wala na siyang ka-clearance, clearance kahit konti mga katropa, tukod siya. So ito yung bad. So ito naman yung nasa gitna na pwede pa pero maingay. So ibig sabihin, pag umingay, palitan na natin yan mga katropa. Yan, ang laki na nito. So yung bago, gaya na sinabi ko, ito bago yan, 16. Yan o, nararamdaman ko meron siyang play pag dinidiinan ko mga katropa. So yan yung sign ng good yung SLA nyo mga katropa. Pag hindi nyo na napipindot, walang clearance, ibig sabihin tukod. Yan, tutukod yung barbula nyo. Pwedeng mapuwersa, mabaloktot yung barbula, mabasag yung camshaft. So yan mga katropa. Kalimitan ganito na yung ginagamit eh, yan mga katropa. Sa Mazda, ganito na yung ano niya, yung design. Ayan, ulitin ko, konting clearance ay good. Pagka ganyan yung clearance, bad. SLA, maingay na. Ayan, pagka walang clearance na ganyan, ibig sabihin stock up. So sa mga nagre-remedyo, pwede nyo pang remedyoan yan, pagalawin nyo ng konti kung wala kayong pamalit mga katropa. Ito rin, nabubuksan to, ipitin lang ng basta maipit yan tapos ikutin, malilinis pa dyan. Yan. So yan mga katropa, yung simpleng paliwanag ko lang para maintindihan nyo. So ayan mga katropa, tandaan nyo ha, kapag good ang ating SLA, kapag pwede pa, ayan, hanapin natin yung good. Ayan, ayan. Kapag good pa yung SLA nyo, na nagagalaw nyong ganyan,
hindi masyadong maluwag at hindi masyadong matigas, mga katropa. Sa good SLA, ah, kapag good pa, kapag kagaya nito, yan, kagaya nito, yan, hindi mo na siya maigalaw, ibig sabihin, tukod, stock up na to, mga katropa. Anong magiging sintomas kapag tukod na yung SLA nyo? Magiging palyado na yung makina nyo, mga katropa, kapag tukod. Dapat, ito, pag sobrang ganyan naman, mga katropa, so iingay na yan. Sobrang luwag na yan, iingay na yan. Yung naririnig nyo sa ano, sa inyong mga makina, kung may SLA. So kapag, ayan, na hindi siya masyadong matigas, hindi siya masyadong malambot, so ganyan, normal. So yan yung ibig sabihin ng good pa yung SLA nyo, mga katropa. Yan, gaya na sinabi ko, yung mga ganitong SLA, yan, yan, malalalim na ganyan. So, yan yung nagkukos ng ingay, mga katropa. So, yan, mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea sa simpleng explanation ko, mga katropa, para malaman nyo kung ano yung sira at hindi sira at yung pwede pa, mga katropa, at kung ano yung naging epekto pagtukod ay pag stock up yung SLA nyo, magiging epekto nyan mamamalya, lalo na pag marami yung stock up sa SLA nyo, magiging palyado yung makina nyo, mga katropa. Isa sa panggagalingan ng palyado yan. Tapos pag sobrang lambot naman, mga katropa, magiging problema niya ay iingay naman, mga katropa. Maingay naman yung engine nyo, lumalagatak yung engine nyo, mga katropa. Especially sa umaga, mga katropa, kaya nakakarinig kayo minsan ng ingay. Tapos minsan mawawala. Gaya na sinabi ko, kapag hindi na wala yung ingay, kahit mainit na yung makina, ibig sabihin, sirang-sira na yung SLA nyo. Yan, mga katropa. Yung sa good naman, siyempre, pagka-good yung SLA nyo, walang magiging problema, walang magiging vibration, walang magiging maingay, so normal tayo, normal under ng makina natin. So ayan, mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea sa konting explanation, mga katropa, yan, about sa ating SLA, yan, mga katropa. So ayan, mga katropa, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa aking channel. Sana nakakuha kayo ng idea sa ating konting explanation about sa SLA ngayon, mga katropa. So nagpapasalamat ako ng marami sa inyo, mga katropa, lalong lalo na sa mga nagsubscribe sa aking channel. At sa mga hindi pa nagsubscribe, subscribe na kayo, hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga video, mga katropa. Hanggang sa muli, stay safe, stay tuned. God bless. Bye. Thank you for watching, mga katropa. See you in my next video.